bibigay nyo na yung pera ninyo, bibili sila ng bakuna. Kung bumili sila ng 1,000 bakuna, 500 pupunta sa gobyerno, 500 pupunta sa inyo, pero yung gobyerno pa rin ang magsasabi kung sino ang uunahin sa mga babakunahan sa sector ninyo. 100%. That was our understanding. PCCI did not participate in that. Okay, now, my executive producer, Gab Malyari, is inquiring, was this specific to Sinovac or to AstraZeneca or to any particular brand? At that time, it was reference was made to AstraZeneca. Mm-hmm. Okay, now, you made that decision or was that a collective decision of the PCCI board? Well, it is, of course, a collective decision based on my recommendation. Also, we have regional governors, area vice president, local chamber president. And they said most of our memberships ito are MSME, maliliit na negosyo. Although we count as part of our membership the huge conglomerates, ano? Pero 95% are small businesses. They said, sir, wala na nga kaming pangsweldo eh, kami pa ang bibili. Pagkatapos yung bibili namin, hahatian pa namin. Anong bang klaseng usapan yon? So they were not really happy about the situation that was being offered. And I could understand that very clearly. Wala nga pangsweldo. Pagkatapos bibili pa sila ng ano. Sabi nga nila, nagbabayad nga kami ng taxes para dyan. Yung ibang no more knowledgeable sa sinasabi, eh meron hong budget ang gobyerno dyan, hindi ba? Tagal nang sinasabi sa atin na merong handang pera pambili ng vaccine. Bakit all of a sudden we are in this situation? So sabi ko nga, well, yeah, trabaho nga ng gobyerno yan. Wag nating guluhin sila, pero kung ganyan na patakaran, pwedeng sumama yung iba. Kami, we decided, no, we'll just stay where we are.